Minsan sa Dubai, isang Filipino ang humihingi nga ng tulong. Humihingi ito ng saklolo dahil meron daw mga taong nais kumitil ng kanyang buhay. Kaawa-awa ito. Nanghihina na ang kanyang katawan pero para bang walang nakakarinig sa kanya. Para bang walang nakakaunawa sa kanyang mga sinasabi. Siguro ang akala ng iba ay nababaliw na ito. Mahirap dahil wala siyang takbuhan. Wala siyang ibang mahihingan ng tulong. Nagbabaka sakali lamang siya na baka meron siyang kabayan na matagpuan. Isang kapwa Filipino. Nagkataon naman na itong si Samuel, isang kapwa Filipino, ang kakalabas lamang ng kanyang trabaho sa isang 5-star hotel na malapit lamang sa lugar na iyon. Bit-bit niya ang kanyang mga pinamili, maging ang kanyang sahod. Sobra ang kanyang pagkatakot nang marinig nga niya ang salitang Tagalog na humihingi ng saklolo. Sinubukan niyang hanapin kung saan nagmumula ang boses na iyon hanggang sa kanyang matagpuan ang isang lalaki, bugbog sarado. Tila ba pinagkakaisahan ng limang mga dayuhan o mas tamang sabihin limang mga foreigner dahil sa lugar na iyon, silang mga Filipino, sila ang dayuhan. Nais niyang saklolohan ang taong iyon pero anong kanyang gagawin? Mahirap na ang ma-involve sa ganong klaseng gulo. Pauwi na kasi ito ng Pilipinas. Ayaw niyang magkaroon ng bad record. Ngayon, hindi niya malaman kung anong kanyang gagawin, saan siya daraan. Walang ibang daraanan patungo sa kanyang tirahan, kundi sa lugar kung saan malapit ang Pilipinong binubugbog. Nais niyang magpanggap na hindi niya naiintindihan ang mga nangyayaring ito. Nais niyang magpanggap na hindi niya nauunawaan na isang kabayan ang humihingi ng saklolo. Pero ang totoo, labis na ang kanyang pangamba at pagkataranta dahil kaawa-awa naman daw ang taong ngayon. Maya-maya pa, nang muling lumingon si Samuel, nakita niya tila ba bumunot ng matalim na bagay ang isang lalaki at sinaksak ang kawawang kabayan. Napakabilis ng mga pangyayari nung gabing iyon. Agad binunot nitong si Samuel ang kanyang telepono at pinatunog ng napakalakas ang nakasave na audio file sa kanyang cellphone. Walang iba kundi ang wangwang ng kotse ng mga pulis. Agad nagtakbuhan ang limang foreigner nang marinig iyon. Maya-maya pa'y isang taxi naman ang nakakita kay Samuel. Dito, humingi nga siya ng tulong upang madala sa ospital ang kawawang kabayan. Mabuti na nga lamang at tila ba hindi napuruhan ang lalaking iyon. Ang lalaki na biktima ng panggigipit at pamabugbog ng limang foreigner doon sa Dubai ay si Daniel, tubong Maynila. Medyo masakit na ang kanyang katawan dahil sa bugbog, pero nagpasalamat pa rin ito sa kanyang kabayang si Samuel. Sa loob ng taxi, ikinuwento nitong si Daniel ang buong katotohanan na ang limang foreigner na iyon ay nagpapautang daw sa kanya ng halaga ng pera. Palibhasa ay alam nga nilang nangangailangan si Daniel kaya pinautang siya. Maya-maya, bigla siyang sinisingil ng wala sa panahon. At nang wala siyang maibigay, bigla siyang ginipit, tinakot, binugbog. Sa loob ng ospital, matapos maasikaso ng mga doktor itong si Daniel, muli itong nagpasalamat kay Samuel. Pero ang sabi ni Samuel, "Pauwi na ako ng Pilipinas, pare. Hinihintay ko na nga lamang ang aking ilang mga dokumento. Sa ngayon, wala ka nang dapat pang ipag-worry dahil binayaran ko na ang ilang bill mo sa ospital. Ano bang nararamdaman mo ngayon? May masakit pa ba sa'yo? Sigurado ka? Magpasalamat ka talaga sa Diyos at tapis lamang yung tatamu mo o nagkataon. O siya, sige na. Kailangan ko nang magpaalam sa'yo. Mag-iingat ka, ha." Bago nga tuluyang umalis itong si Samuel, nahingi pa nitong si Daniel ang kanyang phone number at ang kanyang address sa Pilipinas, maging ang kanyang buong pangalan. Napag-alaman nga ni Samuel, ito pa lang si Daniel ay pauwi na rin ng Pilipinas.
sa parehong buwan. Magkaibang araw nga lamang daw. Nako, baka nga mauna pa itong si Daniel na makauwi kumpara kay Samuel dahil si Daniel, tikit na lamang ang kulang. Nagawang makapag-picture pa ng dalawang ito. Bagong magkaibigan, bagong magkakilala. Ngayon, paanong iikot ang buhay ng dalawang ito sa isa't isa? Sabay-sabay po nating tunghayan. Ang totoo niyan, naaaliw pa nga itong si Samuel na kausap si Daniel. Para bang napakagaan ng kanyang loob dito, palibhasa, kabayan. Pag Pilipino nga naman, kahit pa merong iniinda, kapag kayang maging masaya, tatawa at tatawa yan. Habang pauwi ng bahay itong si Samuel, medyo nakihinayang pa rin siya dahil malaking halaga din ang 30,000 pesos na kanyang ginamit upang maipagamot ang kanyang kabayan. Diba? Malaking puhunan din sana yun kung gagamitin sa negosyo. Lumipas ang ilang maaraw at halos 2 linggo, nakareceive ng text message si Samuel at ito ay mula kay Daniel. Tila ba nagpapaalam na nga ito dahil siya ay nasa airport na, pauwi ng bansang Pilipinas. Sumagot naman si Daniel at sinabing mag-ingat daw nga ito. Kitakits na nga lamang daw sa Pinas. Kung iisipin natin, itong si Samuel ay isang mabuting tao. Isipin ninyo, nagawa niyang gamitin ang perang kanyang inipon din ng matagal na panahon para lamang mailigtas ang isang taong kahit pasabihin kabayan, hindi naman niya kilala. May bahid man ang panghihinayang, maligaya pa rin siya dahil nailigtas niya ang buhay ng isang taong tunay na nangangailangan. Ang tanong, itong si Samuel, hindi ba siya nangangailangan? Sa kabila ng lahat ng kanyang mga ngiti, nakatago, nakakubli ang lahat ng kanyang mga problema. Halimbawa na nga lamang ay ang kanyang anak na mayroong karamdaman. Matindi, pabalik-balik. Ang karamdamang ito ay pinaghihinalaan ng mga doktor na dahilan ng kanyang panghihina. Malamang, ito raw ay leukemia. Bilang isang magulang, ayaw niyang nakitang nahihirapan ng kanyang anak, kaya mahirap man sa kanyang loob ng ibang bansa ito. Pero alam nating lahat na mahirap malayo sa ating mga supling, lalong-lalo na kung alam mong kailangan-kailangan niya ang iyong presensya. Sa tunay nga niyan, hindi pa ganoong kalaki ang perang naiipon nga nitong si Samuel. Nabawasan pa ng dahil kay Daniel. Kahit pasabihin nating maganda ang kanyang trabaho sa Dubai, kahit pasabihin na malaki ang kanyang sahod, kakaunti pa rin ang naiipong pera nga ni Samuel. Kulang na kulang pa nga ito kung tutuusin. Siya rin kasi ang kadalasang sumusuporta noon sa kanyang mga kapatid at mga magulang. Ngayon, binigyan lamang siya ng 30 days upang makauwi ng Pinas, upang makasama ang mga ito, lalong-lalo na ang kanyang anak na may karamdaman. Ilang araw pa ang lumipas, lumabas na ang kanyang mga dokumento, maaari na nga siyang makauwi, kaya agad siyang bumili ng tiket. Every 2 years na matatapos ang kontrata nga nitong si Samuel, nagre-renew ito, nag-e-extend ito. Wala siyang pakialam kahit nakakapagod. Wala siyang pakialam kahit nakakaumay na. Lahat ito ay para sa kanyang pamilya. Lahat ito ay para sa kanyang anak na may leukemia. Ang totoo niyan, halos mapabayaan na nga niya ang kanyang sarili. Pero ano nga ba ang nagpapatibay ng kanyang loob? Yan ay ang kanyang matinding paniniwala sa Panginoon. Kaya kahit pa sabihin napakaraming problema, dinadaan niya sa panalangin at tiwala sa may kapal na hindi siya papabayaan. Kung sa bagay hindi naman talaga madali maging isang magulang, ang kanyang anak na panganay may sakit na leukemia. Ang kanyang pangalawang anak medyo mahina naman sa eskwela. Ang kanyang mga magulang meron na nga ding iniinda. At palibhasa na sa abroad. Madalas ding mag-text sa kanya at mag-chat maging mga tiyo
pinsan at tiya. Nang makauwi na nga ito ng Pilipinas, masaya nga itong sinalubong ng kanyang mag-iina. Nakita niya ang kanyang anak na medyo payat na, pero kahit namumutla, ngumingiti pa rin at ipinapakitang siya'y malakas, siya ay masaya. Yumakap din sa kanya ng napakahigpit ang kanyang ikalawang anak. Ang kanyang asawa nakatingin lamang sa kanya at nakangiti sa kanyang pagdating. Maging ang kanyang ina, dumating din upang siya'y salubungin. Wala nang pahinga-pahinga, wala nang jetlag-jetlag pa. Itong si Samuel, kinabukasan, dumiretso na nga agad sa ospital kasama ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak upang ipa-check up itong kanyang panganay. Batay sa mga pag-aaral ng mga doktor, ang sabi nga nila, ang kanilang paniniwala, kumpirmado na itong panganay na anak ni Samuel ay mayroong leukemia dahilan upang ito'y ma-confine sa ospital na iyon ng mas matagal na panahon. Dagdag pa nga nila, kailangan daw masalina ng dugo itong si Eva. Sa ngayon, meron pang nagagamit na pera itong si Samuel. Pero paano kung kulangin nga ito? Hindi naman anak lamang niyang si Eva ang nangangailangan ng kanyang suporta. Ganoon din ang kanyang asawa, ang kanyang ina at ang kanyang ikalawang anak na si Maria. Ilang araw pa ang lumipas, sinubukan niyang tawagan, i-text at i-chat itong si Daniel, nagbabaka sakaling ito ay kanyang mahihinga ng tulong. Kaya lang, walang Daniel na makausap. Walang tumatawag sa kanya, wala siyang matawagan. Paubos na ang kanyang tago-tagong pera, maging kanyang savings account, kakaunti na. Kung sa bagay, hindi niya pwedeng basta asahan na lamang ang pangako ng isang kabayan kahit pasabihin ito ay kanyang kaibigan. Muli siyang humanap ng ibang paraan. Sinubukan niyang mag-loan. Successful naman ito, kaya lang hindi pa rin sapat. Eh bakit nga ba ganoong kalaki ang kanyang tiwala kay Daniel na ibabalik nga nito ang pera? Kahit pasabihin nangako ito, paano kung sinabi niya lang yun nung panahong yun dahil sobrang nagpapasalamat siya? Paano kung ngayon, walang-wala na rin siya? Ano ang kanyang itutulong? Ano ang kanyang ibabalik? Ilang araw pa ang lumipas. Ngayon, 16 days na itong si Samuel sa Pilipinas at si Daniel hindi pa rin niya makontak. Paano kung iba na ang cellphone number nito? Paano kung peke pala ang pangalang kanyang ibinigay? Ilang mga kamag-anak niya na medyo magaan ng buhay ang nais tumulong sa kanya. Nais siyang tulungan sa usaping pera. Pinayuhan pa nga siya na dapat magkaroon din siya ng kaunting negosyo para kahit papaano mayroong return of investment. Meron siyang pagkukunan. Pero anong negosyo ang iyong itatayo kung mismong pambayad sa ospital at mga gamot ng anak mo ay wala ka, hindi ba? Paano mong maiisipang unahin ang pagnenegosyo kung ang iyong anak ay nanganganib na mamatay nang dahil sa karamdamang meron siya? Lumipas pa ang ilang mga sandali, padala ng pera ang kanyang malayong mga kamag-anak dahil alam nga nila, madiskarte naman daw itong si Samuel. Isa pa, naawa nga sila dito. Ngayon, bago mailabas ng ospital ang kanyang anak na si Eva, baong-baon na nga siya sa utang. Sa loob ng halos mahigit 2 linggo sa Pilipinas, itong si Samuel, walang ibang bukang bibig, kundi pera. Kulang na nga ang kanyang pahinga at ang kanyang tulog. Parang walang pinagbago. Parang kung anong buhay niya nga sa Dubai, ganoon na rin sa Pilipinas. Ni hindi nakapag-enjoy, ni hindi nakagala, ni hindi nakakain sa labas. Wala. Every hapon dumadaan siya sa isang maliit na chapel at dumadalangin na sana bigyan pa ng lakas ang kanyang anak upang ipaglaban pa ang sariling buhay. Malapit nang matapos ang kanyang bakasyon sa Pilipinas, subalit si Daniel hindi pa rin sumasagot.
hindi pa rin nagpaparamdam. Hanggang sa matapos na nga ang kanyang bakasyon, tumatawag na ang kanyang agency, maging ang kanyang employer sa kanya. Mahirap sirain ang tiwala ng mga ito. Mahirap talaga. Kailangan na nga niyang bumalik ng Dubai. Sa halos saktong isang buwan nga nitong si Samuel sa Pilipinas, never niya ngang na-mention sa kanyang ina, sa kanyang ama o sa kanyang asawa ang tungkol kay Daniel. Wala siyang inopen dahil baka maya-maya, ito pa ang pagmula ng problema. Siguradong magagalit ang mga ito dahil kahit pasabihin tama ang kanyang ginawa, malaking halaga pa rin ang 30,000. Gaano katibay ang loob mo para ipagkatiwala ito sa taong hindi mo naman kakilala? Kahit pasabihin kapwa Pilipino. Gaano kakatiwala ang ibabalik niya yun sa'yo sa panahong kailangan mo? Bumabalik sa kanyang alaala kung paano niyang tinulungan itong si Daniel sa panahon ng pangangailangan. Kahit pasabihin ayaw niya sana, ginawa niya pa rin. Kahit pasabihin nakakatakot ng panahon ngayon, ginawa niya pa rin. Pero ngayon, anong naging epekto nito sa kanya? Bagong kaibigan? O mas malaking problema? Masakit man sa kanyang damdamin, kailangan niyang iwanan muli ang kanyang pamilya upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho dun sa Dubai ng mas matagal na panahon. Ngayon, galit at yamot at sama ng loob ang kanyang nararamdaman para sa kabayang si Daniel. Ang nasa isipan niya, kahit saan talaga, pagkapwa Filipino, ang hirap pagkatiwalaan, kahit nga sa sariling bansa, kahit nga mismong kamag-anak mo. Ay, napakahirap magtiwala. Ngayon, nais kong malaman sa inyong opinyon, tama nga ba na magtiwala itong si Samuel kay Daniel? Sino nga ba ang may kasalanan? Yung taong nagtiwala sa bagong kakilala o sa taong sumira ng tiwala ng bagong kaibigan? Ang matindi kasi dyan, nakasave pa rin sa cellphone itong si Samuel ang litrato nga nilang dalawa ni Daniel. Galit at yamot ang kanyang nararamdaman, lalo na kapag bumabalik sa kanyang isipan, nakakaunting pera lamang ang kanyang iniwan sa kanyang mag-iina. Halos hindi niya nga nabigyan ang kanyang ina. Wala siyang naiabot kahit piso sa kanyang ama. Anong iniwan niya sa Pilipinas? Patong-patong na utang sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Paano na si Eva? Lumalala na ang kanyang karamdaman. Paano na nga si Maria? Hindi man lamang sila nakapag-bonding dalawa. Ni hindi niya man lang ito nakamusta ng maayos. Labis din ang kanyang pangamba dahil baka maya-maya, nagtatanim na nga ito ng sama ng loob o baka nakakaramdam na nga ito ng inggit sa kanyang kapatid dahil halos lahat ng kanyang atensyon ay ibinibigay niya kay Eva. Nang magsimula muli sa kanyang trabaho itong si Samuel, tila ba wala nga siya sa kanyang sarili? E sa dami ba naman ang kanyang iniinda? Sino ba naman ang magagawang ngumiti o tumawa? Pero syempre, may mga bagong kaibigan din siya doon sa kanyang trabaho at doon na-open niya ang kanyang problema. Ang sabi nga ng mga ito ay huwag nang umasa na ibabalik pa ng Daniel ang perang hiniram nito, ang perang nagamit sa kanya. Malabo nang mangyari yon sa panahon ngayon, marami ang nangangailangan, imposibleng maibalik pa ang 30,000. Ngayon, ang kanyang mga kaibigan ay nakikisimpatya sa kanya. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, kahit papaano, napawi naman ang kanyang lumbay. Nung magkaroon siya ng pagkakataong makatawag sa kanyang pamilya, ang sabi nga ng kanyang misis na si Juana ay namamayat na nga raw ang kanilang panganay na anak na si Eva. Nanlalabo na nga daw ang kanyang mga mata, at tila ba nauubos na ang kanyang buhok? Nanghihina na ang kanyang katawan. Walang ibang nagawa itong si Samuel kundi lumuha na nga lamang.
Ang pakaramdam niya kung pagsubok man ito, ayaw na nga niya. Tama na, kaawa-awa na ang bata. Hindi niya nga raw kakayanin kung papanaw ito. Nakatulog na lamang ito habang hawak-hawak niya ang kanyang rosaryo. Nang sumunod na araw, isinugod muli sa ospital ng asawa nga nitong si Samuel na si Juana ang kanilang panganay dahil nawalan nga ito ng malay. Ngayon, anong gagawin ni Samuel? Saan siya kukuha ng sapat na pera upang mabayaran ang bill sa ospital? Ano ang kanyang gagawin? Wala siyang alam. Wala siyang ideya. Lumipas ang isa, dalawa, tatlong linggo. Mag-iisang buwan na sa ospital itong si Eva. Hindi pa umiinit ang sahod itong si Samuel sa kanyang pitaka ay ipinadala na nga niya ito sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Itong asawa ni Samuel na si Juana, nagulat, nagalak, hindi dahil sa padalang pera ng kanyang asawa, pero kanyang nalaman, meron palang nagbabayad ng kanilang hospital bills. Doon. Wala siyang kaalam-alam, wala siyang kaide-ideya kung sino. Malamang, itinawag niya ito kay Samuel. Mahal, sino kaya ang mabuting loob na gumawa noon? Isipin mo, malaking halaga ng pera yun. Isang buwan, halos isang buwan, binayaran niya ang ating hospital bills. Pati mga gamot. Yung totoo, ikaw yun, hindi ba? Sinong inutusan mo? Sinong inusap mo para gawin ang mga bagay na yun? Ano? Hindi ikaw? Kung hindi ikaw, eh sino? Ang sabi nga ni Samuel sa kanyang asawa ay hindi niya alam kung sino ang taong gumawa noon. Wala siyang kaibigang ganong kayaman para gawin ang kabutihan ngayon. Sino nga kaya? Ninong niya? Ninang niya sa Amerika? Kung sino man daw ang gumawa ng kabutihan ngayon, nais niyang magpasalamat ng maayos dito. Pagpalainawa ng Diyos ang taong iyon. Lalo pang nagalak itong si Samuel dahil nalaman niya mula mismo sa mga doktor na tila ba gumiginhawa na at umeepekto na ang mga gamot ng bata. Okay na sana. Maligayang maligaya na itong si Samuel dahil merong isang tao, isang anghel na tumulong sa kanilang pamilya. Maligayang maligaya na ito. Nais pa nga niyang ikwento sa kanyang mga kaibigan sa Dubai. Kaya lang, isang masamang balita naman ang dumating mula sa kanyang ina. Ang sabi nga nito, pinapaalis na nga daw sila sa loteng kanilang tinitirikan ng bahay. Sa matagal na panahon kasi, nakikitirik lamang sa lote ng kanilang tiyahin itong pamilya nga ni Samuel. Binigyan na nga lamang sila ng halos 5 buwang palugit. E anong nga raw gagawin? E nangangailangan sila. Nais na nga daw nilang ibenta ito. Tungkol sa bagay na iyan, wala nga silang magagawa. Ano ba namang klaseng buhay ito? Minsan, may magandang balita. Pero hindi pa tapos ang maghapon, bad news naman. Ngayon, umaasa itong si Samuel na bukas isang araw, isang magandang balita na naman ang darating sa kanila. Kaya lang, ilang araw pang lumipas, mahigit isang linggo, wala pa rin good news. Hanggang isang araw ng Martes, tumatawag sa kanya ang kanyang asawa. Pero dahil busy ito, hindi niya nga ito nagawang sagutin. Late na nga ng kanyang mabasa ang chat nito sa kanya. Meron daw isang lalaki, isang driver, ang dumating sa kanilang tahanan. Ito ay utusan ng kanyang amo. Among ayaw magpakilala. Mukhang mayaman dahil napakaganda ng kotseng dala. Ang sabi nga nito, meron na nga daw silang malilipatang bahay. Ibinigay daw iyon ng kanilang boss na ayaw pa rin magpakilala. Sa panahon ng scam at panloloko, sino nga bang tao ang agad magtitiwala sa sinabi ng isang
estranghero na mayroong ipinagawang bahay para sa iyo at sa pamilya mo. Agad-agad. Pinayuhan itong si Samuel ang kanyang asawa na huwag masyadong magtiwala agad. Kunin ang mga importanteng impormasyon ng taong ito dahil baka maya-maya, ito ay isang estrangherong gumagawa ng kalokohan sa kapwa Pilipino. Mahirap na. Pero ang sabi nga ni Juana, mukhang legit naman. Kaya ngayon, magkahalong takot, kasiyahan at pangamba ang mayroon si Samuel. Kung maaari nga lamang sanang kinabukasan ay umuwi siya ng Pinas upang mapatunayan kung tunay ba ito, ay gagawin nga daw niya. Pero syempre, hindi naman maaari. Pero kung kanyang iisipin, paano kung konektado ang taong nagbayad ng kanilang hospital bills at ang taong nagpagawa daw ng tahanan para sa kanyang pamilya? Nagkataon nga lamang bang sila ipinapalayas ng kanilang kamag-anak? Nang itong si Samuel ay makauwi sa kanyang apartment, isang tawag ang kanyang natanggap. Hello? Hello? Oh, kabayan! Hello? Samuel, ikaw ba yan? Uy, kamusta na? Pasensya na, sobrang naging busy ako. Ako to si Daniel. Kamusta ka na? Pasensya na kung naging busy ako. Hindi ko nagawang sagutin ang mga tawag mo. Napakarami nangyari. Pero hanggang sa ngayon nasa Pilipinas pa rin ako. Oh, wag mo muna akong patayan. Alam kong galit ka sa akin. Marami tayong hindi pagkakaunawaan, pare. Malaki ang aking kasalanan sa iyo. Pero bago ka magalit, hayaan mo muna akong bumawi sa iyo. Oh, ano? Nagsisinkin na ba sa isipan mo? Tama ka. Ako ang nagbayad ng lahat ng hospital bills ng anak mong si Eva. Napakabuti niyang bata at mukhang matalino. Nakita ko kung gaano mong kamahal ang iyong pamilya, pare. Magmula ngayon, ako nang bahala sa kanyang mga hospital bills, sa lahat ng kanyang mga pangangailangan sa ospital hanggang sa siya ay gumaling. Hayaan mong tulungan kita, pare. Utang ko sa iyong buhay ko, baka nakakalimutan mo. Hello? Hello? Oh, umiiyak ka ba? Bakit? Ano ka ba naman? Magkaibigan tayo, hindi ba? Oo, ako rin yun. Ako rin yung nagpagawa ng panibagong tahanan para sa pamilya mo. Papabayaan ko ba naman yung mag-iina mo? Pati ang iyong inay at ama. Akong bahala sa kanila. Yan ang sabi ni Daniel sa kabilang linya. Labis-labis ang kanyang pasasalamat sa kaibigang ito. Ang totoo niyan, nakalimutan na nga niya ang tungkol dito kay Daniel dahil sa kanyang sama ng loob dito. Pero all this time, nagkamali pala siya ng akala. E kung sa bagay, hindi naman siya masisisi ng kanyang kaibigang si Daniel. Pero tapos na ang isyu ngayon, panahon na ng pagbawi. Walang tigil sa pagpapasalamat itong si Samuel kay Daniel. Ang paalala nga nitong si Daniel sa kanyang kaibigang si Samuel ay mag-focus na lamang sa kanyang trabaho. Huwag na masyadong mag-worry. Huwag na masyadong mag-alala pa. Siya na ang bahala. Eh sino ba namang mag-aakala na itong si Daniel ay isa palang negosyante? Nagkataong nalulong lamang ito sa mga sugal sa Dubai nung panahong una-una. Pero dahil mayaman nga ang kanyang pamilya at maraming negosyo ang kanyang ama, muli itong nakabangon sa loob lamang ng ilang mga buwan. Akalain ninyo, meron din silang sariling ospital. Hindi lamang isa, hindi lamang lima, hindi lamang sampu sa buong Pilipinas. Baka nga naman nagkataon lamang din na itong kapatid nga nitong si Daniel ay isang mahusay na manggagamot, isang doktor. Magmula nga noon ay nakapagtrabaho na nga ng maayos si Samuel nang wala siyang masyadong iniisip na problema sa kanyang anak at sa kanyang pamilya, maging sa kanyang tahanan.
Nalaman nga niya mula sa kanyang asawang si Juana na sa isang magandang subdivision nga daw sila titira. Ngayon, pinapauwi na din siya ng kanyang ina't ama upang makasama na ng maayos ang kanyang pamilya. Miss na nga nila ang isa't isa. Akalain ninyo, handang ibigay at ipamanage ni Daniel ang isa sa kanyang mga hotel dito kay Samuel. Hindi na masama ang offer na ito dahil ang sasahurin nga nitong si Samuel ay higit pa sa kanyang kinikita doon sa Dubai. Kaya naman, pagkatapos ng kanyang kontrata, agad na nga siyang umuwi ng Pilipinas. Sa airport pa lamang, sinalubong nga siya ng kanyang anak na si Eva at ni Maria. Maging si Juana ay napakasaya. Matapos mayakap ni Samuel ang kanyang pamilya, hinanap niya ang kanyang kaibigang si Daniel. At doon, niyakap niya rin ito ng napakahigpit. Muli siyang nagpasalamat dito. Ang sabi nga ni Samuel, kahit nakailan, hindi niya sisirain ang tiwalang ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigang si Daniel. Hindi kahit kailan. Naging aral kay Samuel at sa kanyang mga anak ang pangyayaring ito sa kanilang buhay. Nawa ay maging aral din ito sa ating lahat. Na ang tunay na pagtulong ay hindi naman talaga bumabatay sa kung magkanong halaga ng pera ang kaya mong ibigay. Yun ay kung gaano kabukal sa iyong isipan at sa puso mo ang pagtulong na ginawa mo. Tanungin mo ang sarili mo, tumutulong ka lamang ba dahil baka may kapalit nga ito? O baka naman babalik sa iyo? O tumutulong ka kasi yun ang gusto mo? Sa katapusan ng istoryang ito, nagawang ipagpatuloy ni Samuel ang kanyang buhay sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga anak ngayon, malapit lang magtapos ng kolehiyo. Ang kanyang mga magulang, bagamat pumanaw na, alam niyang naibigay niya ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa. Ngayon, si Samuel hindi na lamang basta isang manager ng hotel na pag-aari ng kanyang kaibigan. Isa na siyang co-owner. Si Juana na kanyang asawa, nagawang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at ngayon ay nagtapos na bilang isang mahusay na guro. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Hello everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po'y nasa maayos kayong kalagayan saan mang bahagi ng Pilipinas at ng mundo. Ito po ang Vonnie Malia TV. Shout out time! Hello, Miss Presi Katia and family, Evangeline Scubert, Aurelia Petilia, at Armenda Tula. Hello din po sa inyo, Miss Merlilin, Josephine Mapalad, Mayet B, at Gloria Narciso. Hello, Miss Selly Mangaban, Celia Gonzalez, at Sonia Arcala. Sa inyo rin po, Mr. Pio Poneles, at Mila Kanay. Keep safe po dyan, Miss Lisa Ruvio, Romila Hernandez, Bong Delgado, Noemi Gonzalez, at Avelina Bores, Alma Macabe at Alice Azul, Arlene Malyari, Shirley Gayanelo, at Celestina Siqua. See you again next time, mga Kavonimalia. Keep safe po sa inyo. Paalam!